Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Binibining Jeline Patricio, ang inyong teacher broadcaster sa Health Grade 3. Sasamahan at gagabayan ko kayong maunawaan ang nilalaman ng ating paksa sa araw na ito. Mga bata, kumusta ang araw ninyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuti rin kung nakakain na kayo upang higit ninyong maunawaan ang ating aralin at alerto ang inyong pag-iisip. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan ay narito ang ilan sa mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na nakikinig ng aming panghimpapawid na talakayan. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sagutang papel at lapis upang maitala ninyo ang mga mahahalagang impormasyon na aking babanggitin. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto. Bago tayo magsimula ay meron akong babasahing maikling kwento. Makinig ng mabuti, mga ginigilo kong mag-aaral, dahil pagkatapos kong basahin ay magtatanong ako tungkol sa kwento na aking binasa. Sabado ng umaga, magkasamang naglalaro ang magkaibigang Angelo, Jack at Jill. Maya-maya ay dumating ang tindero ng sorbetes. Angelo, Jill, bili tayo ng ice cream, wika ni Jack. Mga bata, bibili ba kayo ng ice cream? Masarap ito. Malinis ang aming pagkagawa nito. Tamang-tama ang tamis kaya malinamnam. Paliwanag ni Mang Rod. Bibili ako ng ice cream. Kayo baka gusto rin ninyo, Jill, Angelo. Panghihikayat ni Jack. Sige na nga. Bibili rin kami. Pasabay na sagot ni na Jill at Angelo. Naintindihan ba ninyo ang kwentong aking binasa? Mabuti naman kung ganon. Magsisimula na tayo. Number 1, sino-sino ang magkakaibigang naglalaro at bumili ng sorbetes? Magaling, sina Angelo, Jack at Jill. Number 2, bakit bumili rin ang dalawang bata ng sorbetes? Mahusay, sapagkat sinabihan sila ni Jack na bumili nito. Number 3, paano nahikayat ni Mang Rod ang mga batang bumili ng sorbetes? Tama, dahil maayos ang pagpapaliwanag ni Mang Rod kung paano ginawa ang sorbetes. Ako ay nagagalak dahil naunawaan ninyo ang ating kwentong napakinggan. Ngayong araw, ating tatalakayin kung papaano nakakaimpluwensya o nakakatulong ang mga sumusunod na salik sa maigihang pagpili ng mga mamimili ng mga produkto at serbisyo. Number 1, personal o kagustuhan. Ito ay nagpapakita na ikaw mismo ang may kagustuhan sa anumang bagay at siyang nakakaimpluwensya sa kung ano ang ninanais na magkaroon ka. Gaya ng kagustuhan mong makapunta sa tindahan, mall o kung saan man upang makapamili ng mga bagay na ninanais mo at makatanggap ng magandang serbisyo. Number 2, economic o budget. Ito ay nakatutulong sa maigihang pagpili sa kung ano-anong sapagkat iniisip mo muna ang mga nararapat na bilihin na abot kaya ng kinikita ng magulang. Number 3, psikolohikal o emosyon. Ito ay nakatutulong sa iyong maigihang pagpili. Kapag maayos ang iyong pakikitungo sa pinagbilhan, ganun din sa iyo. Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga produkto o
katanungan sa serbisyong maaaring na ibibigay at maayos ang pakikitungo nito ay tiyak na may impluwensya kang bilhin ang produkto at ganun din sa serbisyong na ipakita. Number 4, ethical o pag-uugali. Ang pagpapahalaga sa mga produkto at serbisyong natanggap ng mamimili ay nakakatulong o nakaka-impluwensya sa maigihang pagpili kapag naging mabuti ang pag-uusap ng consumer sa mga pinagkukuhanan ng produkto at serbisyo. At number 5, panlipunan o pangkapaligiran. Ang mga magulang, ibang kasapi sa pamilya, kaibigan, mga patalastas at iba pang napabilang sa media ay may malaking kontribusyon sa maigihang pagpili ng mga produkto at serbisyong ninanais. Dahil dito, mas madaling makapagdesisyon ang consumer o batang tulad mo kung ano ang nararapat para sa iyo. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikatlong baitang na nakikinig sa ating panghimpapawid na talakayan, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa ating group chat o maaari din sa aking pribadong account. Handa na ba kayo mga masisipag kung mag-aaral? Ngayon ay aalamin na kung kayo ay nakinig na mabuti. Bago tayo magsimula ay dapat meron na kayong lapis at nakahanda na ang inyong learning activity sheet. Mga magulang, maaari ninyong gabayan ang inyong mga anak sa pagsagot ng mga aktibidad. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo bawat numero upang sumagot. Dumako na tayo sa gawain bilang isa. Handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo. Iguhit ang bituin kung ang ipinapahiwatig ng sumusunod na pangungusap ay tama at tatsulok naman kung ito ay mali. Unang bilang, magkasamang namili si Anton at kaibigan nitong si Mark. Bumili si Mark ng laruang yoyo. Bumili rin si Anton ng yoyo dahil sinabihan siya ni Mark na marami silang matututunang eksibisyon. Si Mark ang nag-impluwensya kay Anton na bumili ng yoyo. Ang tamang sagot ay bituin. Number 2. Si Nanay Inday ay pumunta sa generic pharmacy upang bumili ng gamot sapagkat mas mura ang generic na gamot kaysa sa branded. Ang tamang sagot ay bituin. Ikatlong bilang, ang pagbabudget ang naging salik sa pagpili ni Maria ng isang damit dahil napanood niya ito sa telebisyon. Nagandahan siya nito. Ang tamang sagot ay tatsulok. Ikaapat na bilang, mas pinili ni Abby na pumunta sa parke kaysa sa mall sapagkat alam niyang mas malilibang siya sa paglalaro dito. Ang tamang sagot ay bituin. Ikalimang bilang, natutuwa si Mangcardo sa ipinakitang kabutihan ng isang tagapagsanay sa kanyang anak dahil sa palagi itong tinuturuan. Ang tamang sagot ay bituin. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Binabati ko kayo mga mahal kong mag-aaral. Sana ipagpatuloy ninyo ang mabuti ninyong adhikain upang mapagtagumpayan ninyo at matapos ng maayos ang mga dapat gawin sa inyong pag-aaral.
Mga ginigiliw kong mag-aaral, ito ang mga dapat natandaan o isaisip sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ang pamilya, kaibigan, mga patalastas at iba pang napabilang sa media ay mga halimbawa ng panlipunan o pangkapaligiran na salik na may malaking kontribusyon sa maigihang pagpili ng mga produkto at mga serbisyong matatanggap sapagkat marami ang mga naririnig na mga magagandang impormasyong nagmumula dito. Ang personal o kagustuhan na salik ay ang pansariling pagpili ng produkto at anumang serbisyong nais matanggap sapagkat ito ay ayon sa sariling kagustuhan. Ang ethical o pag-uugali ay pinaka-importanteng salik sa pagpili ng produkto at serbisyo na nang mamimili sapagkat dito nakasalalay ang mabuting pag-uusap ng consumer sa mga pinagkukuhanan ng produkto at serbisyo. Ang salik na economic o budget ay isa sa nakakatulong sa maigihang pagpili ng produkto at serbisyong hinahanap sapagkat ito ay ayon sa kinikita ng magulang. Kapag maayos ang pakikitungo ng nagbebenta ay siguradong masisiyahan nito ang mamimili. Ang salik na psychological o emosyon ang nahikayat upang pumili ng produkto at serbisyo ang consumer. Ihanda ulit ang iyong learning activity sheet at lapis para sa gawain bilang dalawa. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo bawat numero. Handa na ba kayo para sa ikalawang gawain? Magsimula na tayo. Lagyan ng check kung ang sinasabi sa bawat pangungusap ay tama at X kung mali. Number 1, sa pagpili ng produkto at serbisyo ay may mga salik na nakakatulong sa mga consumer o mamimili. Ang tamang sagot ay check. Number 2, ang pagbabudget ay ang pagbibili ng kung ano-anong mga produkto kahit na hindi kinakailangan. Ang tamang sagot ay X. Number 3, ang maayos na pakikitungo ay nakahihikayat ng mamimili sa pagpili ng produkto maging serbisyo na kinakailangan niya. Ang tamang sagot ay check. Number 4, isa ang mga patalastas na nakahihikayat sa mga bata upang magkaroon ng mga bagay na gusto nila. Ang tamang sagot ay check. At number 5, ang mga bata bilang isa sa mga salik sa pagpili ng produkto ay ang nagdedesisyon lamang para sa kanilang sarili. Ang tamang sagot ay X. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Siyempre naman, alam kong nakinig kayong mabuti kaya nakuha ninyo ang mga tamang kasagutan. Binabati ko kayo mga mahal kong mag-aaral. Sana ipagpapatuloy ninyo ang mabuti ninyong adhikain upang mapagtagumpayan ninyo at matapos ng maayos ang mga dapat gawin sa inyong pag-aaral. Para naman sa karagdagang gawain, gawin na lamang ninyo ito pagkatapos ng inyong pakikinig sa akin. Number 3, sa pinuntahang hardware ni Mang Ador, may hinahanap siyang gagamitin sa pagkumpuni ng kanyang sirang cabinet. Nakita niya sa dalawang hardware ang kanyang kinakailangan. Sa unang hardware, binili niya ang hinahanap niya. Lumabas siyang nakangiti. Bakit kaya nakangiti si Mang Ador? Ang tamang sagot ay letter A, dahil maayos ang pakikitungo sa kanya ng salesman. Number 4, kapag ang nanay ay may
1,000 pesos na perang dala upang makapamili ng mga pangangailangan sa bahay, paano niya ito gagastusin? Ang tamang sagot ay letter A, ibabudget. Number 5, bakit nais ni Chita na umorder sa nakita niyang ring light sa isang online seller? Ang tamang sagot ay letter B, sapagkat napanood niyang maganda ito sa patalastas. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Lubos ko kayong binabati mga giliw kong mag-aaral sa inyong pakikilahok sa ating talakayan. Muli, ako ang inyong guro sa health sa ikatlong baitang, Binibining Jeline Patricio. Laging tandaan, mag-aral na mabuti, Pilipino ipagmalaki ng may ngiti sa labi. Hanggang sa muli!